Hi guys, this is Jeff Abante, your vlogger. Guys, meron po tayong magiging reaction videos ngayong araw na to tungkol po kay FLM or Francis Leo Marcos. Kilalang kilala po natin yan siya guys, at isa po kami sa masugid na nanonood sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Yes. So, nakakagulat lang po na bigla pong naging ganito ang nakita namin. So, panonoodin po muna natin, guys. Sa visa ng isang warrant, dinala sa NBI Cybercrime Division ang negosyanteng si Francis Leo Marcos. 2018 nang ilabas ng Baguio City RTC ang warrant dahil umano sa paglabag sa optometry law ni Marcos kaugnay sa kanya mga optical mission. Dinamanda ko tayo ng mga optical clinics sa Baguio dahil sila ko'y walang kinikita. At tayo nagbibigay ng libre salamin sa mga tao. 2010 pa po yan. Bakit doon kayo binasuhan, sir? Ay, wala nga po silang kinikita. Lumutang naman ang isang complainant. Ayon sa kanya, ginagamit lang ng negosyante ang pangalan Marcos ng NBI ang totoong pagkataon ni Marcos. Bukod sa umano'y panloloko at paggamit ng iba-ibang pangalan. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before. Giit naman ni Marcos, pinag-iinitan siya dahil sa kanyang mayaman challenge kung saan hinahamon niya ang mga mayayaman na tumulong sa may hirap na tulad daw ng ginagawa niya. Para sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala kung ano man po ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi po ito makakapigil sa paggawa natin ng kabutihan. Uulitin ko po, hindi po ako namumulitika rito kaya huwag niyo na akong... Huwag na kayong mag-ano sa akin na baka ako'y tumakbo, hindi ho. Tulong si Marcos matapos lumabas ang iba pang warrant laban sa kanya tulad ng human trafficking na walang piyansa. Nico Baut. Yun po guys, medyo masakit po na naririnig yung ganyang balita kasi araw-araw po namin siyang pinapakinggan, pinapanood yung mga nagagawa niya sa mga mahihirap. Hindi po guys, although kami ay maka-FLM, di ba, Bwe, misis ko, hindi po sa ganon. Ang sa amin lang po, kung ano man ang kanyang ginawa noon na hindi man maganda, kung may nagawa man siya talaga, so, kalimutan na natin o kaya hayaan na natin yun. Tingnan na natin muna yung ginawa niya ngayon. Sa panahon na ganitong nasa pandemic tayo, alam ko mas kailangan yung tulong ng kapwa na may mahirap. May nagre-reklamo against sa kanya. Pero wala namang nagagawa na makatulong sa kapwa mahihirap. So, anong use doon? So, itong taong ito, kung ano man siya, o ano man talaga ang kanyang pagkatao, ay hindi natin alam, but sa ngayon, ang nakikita natin, nakakatulong siya. Nakakatulong siya sa kapwa natin na Pilipino na mahihirap, na hindi natin kayang ibigay. Pero siya nagagawa niyang maibigay. So guys, huwag natin siya husgaan kung ano man ang kanyang, ano talaga ang katotohanan. Malalaman naman natin yan pag mga sunod na araw, makikita natin kung anong katotohanan. Meron namang lalabas dyan dahil sa NBI na siya. So guys, para sa akin, ngayon tulad ng nangyari, nakulong siya. So wala nang makakatulong. Ngayon, kailangan natin ng isang tulad niya na tumutulong sa mga mahihirap. Dahil tayo nga hindi nakakatulong eh. Hanggang ano, ito na lang ang suporta natin sa mga taong tumutulong. Na nawa, huwag natin siya husgahan. Kung ano man ang kanyang kalagayan ngayon, ano mang nangyari sa kanya, Diyos lang nakakalam. Yun lang ano ko. Para sa akin, maganda naman ang kanyang ginawa. So hindi natin alam kung anong nasa likod noon ng pag-iyari sa kanya ngayon. Pero hayaan na lang natin ang batas. Kung meron man siyang pagkakasala, ang batas na lang ang humusga sa kanya. At ang Diyos lang nakakalam. Kaya guys, maraming salamat sa inyong panonood kasama na aking misis na sa reaction na ito. Medyo hindi maganda para sa amin dahil wala na nga kaming maitulong sa kanya sa bansang Pilipinas. Merong tumutulong, yun ang aming support sa kanya. Hindi namin sinasabing maka-FLM kami. Ang para sa amin is nakatulong siya ngayon sa bansang Pilipinas. Lalo na sa padahon na kailangan natin na mag-support sa mga taong nasa mababang
sitwasyon ng buhay. So, guys, maraming salamat po. Bless you all. Babu.